ating mga ninuno, kailangan tumawid ng kaluluwa sa dagat para makarating sa kabilang buhay. Kaya naman ang mga kabaong noon, hugis bangka. Pero sa paglipas ng panahon, nagbago na rin ang mga paniniwala at tradisyon ng mga Pilipino patungkol sa paglilibing. Si Cesar Apolinario on assignment. Sa mga kuweba sa Kanimlan, natagpuan ang mga bangang ito ng mga sinaunang Pilipino. Ang tawag dito, maitong jar o mga ancient burial jar na mula pa sa Metal Age o 500 BC. Kapansin-pansin ang hinulmang figura ng taong namatay na nagsisilbing pantakip sa banga. Pero bago raw isilip dito, ang mga buto ng namayapa, ipinibitin muna sa baletetri ng matagal na panahon. Isa sa pinakasikat na banga na marahil ang manunggul jar na natagpuan sa Tabon Cave sa Palawan. Dito makikita ang hinulmang figura ng taong nakasakay sa bangka at nagsasagwan. Naniniwala tayo na ang kaluluwa ay dumadaan sa karagatan at sumasakay ng bangka patungo sa kabilang buhay. Sa paglipas ng panahon, nawala ang mga burial jar, pero nanatili ang tradisyong nag-uugnay sa dagat at kamatayan. Dito sa Barangay Basyo sa bayan ng Gindulman, Bohol, makikita ang mga kabaong na hugis bangka sa isang mabatong isla na di umano'y lumang sementeryo ng mga sinaunang Boholano. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA, ang tribong Manobo ng Mindanao ang nagpakalat ng tradisyon ng bangkang kabaong. Noong dekada 60, may ilang bangkang kabaong na natagpuan sa Cagayan de Oro City at ngayon pinangangalagaan ng Museo de Oro. Sa paglipas ng panahon, kasabay na nagbago ang disenyo at itsura ng mga ataol. Nahaluan na raw kasi tayo ng impluensya ng European design pagdating sa mga ataol. Gayunman, may isang bagay raw na hindi nagbabago. Sa kabaong pa, makikita mo yung status ng tao. Diba? Pagka mahal ang kabaong, bakal, matibay, diba? Mayaman. Tapos mapapadali sa langit yung pagpunta ng kamag-anak mo. Kung ganun man ang paniniwala, rurok ng kalangitan na siguro ang mararating ng sino mang ililibing sa kabaong na ito. Gawa sa 48-ounce bronze at may tansong hawakan, 1.6 million pesos ang halaga ng ataon na ito. Ini-import pa nila ito mula Amerika at madalas nire-reserva na ng mga mayayamang pamilya. They always say, lasura na yan. Your memorial service should tell the story of your life. Imagine mo, isang chairman ng multinational company, bibigyan mo ng casket lower than this casket? We are not doing him justice. Ang ibang kabaong na gawa sa bakal, naglalaro naman sa 50 hanggang 100,000 pesos. Halagang hindi pa rin abot, diba? Kaya ang inventor na si Antonio may naisip na solusyon. Mahilig siyang magbuting-ting ng kung ano-ano, lalo na ng appliances. Pero ngayon, kabaong ang kanyang napagdiskitahan, ang tinatawag niyang kabao for rent. Ang bakal na ataol, ipinarerenta niya ng singbaba ng 16 mil. Ipinagagamit sa lamay hanggang sa libing, pero bago ipasok ang labi sa nicho, pinabawi na niya. At ang matitira, ang kahong-kahoy na siyang kasamang ililibing. Namatay po noon yung kapatid ko. At alam mo naman, sa pagka mahirap tayo, karaniwan, nakukuha natin yung pinakamurang kabaong. Doon ko po na-feel yung need ng karaniwang mahihirap na gusto rin nating maganda at disenteng burol para sa mahal natin sa buhay. Kaya lang po, hindi kaya ng ating bulsa. Kung tutuusin, ang mga kabaong hindi naman talaga para sa mga pumanaw. Para sa mga naiwang gustong maigsan ang sakit. Cesar Apolinario, GMA News.